Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, tuloy na natin yung discussion natin ng mga back to basic topics natin sa algebra, especially in preparation for the board exam. Lahat ng mga mag-board exam, although yung mga math enthusiasts, pwede rin naman na makinig. Siyempre, all about math naman yung tinuturo natin. So ayun mga lodi. So ang didiscuss natin for today is yung theory of equations, pati yung Rene, Descartes' rule of signs. Pero before that mga lods, shoutout muna kay Rica Villavicencio, kay Cathy Padilla, kay Jason Nina, tsaka kay Gian Crit Bon Loreno. So guys, thank you so much sa patuloy na pag-support, and I hope you all the best, keep safe, and ayun, happy holidays mga lods, and yun nga, ingat na lang, syempre pandemic ngayon. Okay, so ang i-discuss kasi natin ngayon, under pa rin to mga lods ng algebra. So meron tayong tinatawag na theory of equations. Ano ba yung theory of equations, or IJ? So ito yung mga theorem na ginagamit natin sa mga equation natin, which is yung remainder theorem siya factor theorem. So ano ba yung pinagkaiba ng dalawang yan? So for the first one, so we will first discuss remainder theorem. Ang ibig sabihin kasi ng remainder theorem, let's say meron tayong polynomial na f of x, dinivide natin kay x minus k. So meron tayong specific polynomial, dinivide natin sa isang binomial na x minus k. Ang magiging remainder niyan, that will be equal to f of k. Okay? So parang ibig sabihin lang ng remainder theorem, hinahanap natin yung remainder when a specific polynomial is divided by a binomial. For example, bigay tayo ng example para at least, let's say meron tayong polynomial na f of x equals random given lang mga logs, x cubed plus 2x squared, for example, plus 3x plus 4, kunyari lang. Tapos, ang didivide daw natin siya sa x minus 4. So normally, mga lodi, ang gagawin mo dyan, pwede kang mag-synthetic division. Pero, kunyari, what if you need to apply the remainder theorem, especially for, ano siya, classroom purposes? So you have to do the remainder theorem. Ano ba remainder theorem? Ang f of x, kapag dinivide natin sa x minus k, ang remainder will be f of k. So first, we must look dun sa divisor natin. Ito kasi yung tinatawag natin na dividend, mga lods. Ito yung divisor natin. So, remainder theorem, ang pinaka-first key step niya is to equate the divisor to 0. So, di ba yung divisor natin, mga lods, x minus 4? So, we have x minus 4 is equal to 0. So, it follows that x is equal to 4. So, kailangan makuha natin yung value ni x. Tapos, ayun, yun yung isa-substitute natin sa value ni dividend, which is yung pinaka-polynomial natin. So, ibig sabihin, if x is equal to 4, then the remainder will be f of 4. So, ito na yung pinakainahanap natin, which will be equal to 4 cubed plus 2 multiplied by 4 squared. Ang ginawa ni Sir IJ, sinubstitute niya yung value ng x. Plus 3 multiplied by 4 plus 4. And then simplify, 4 cubed, that is 64, plus 4 squared, that is 16, times 2, that's 32, plus 12, plus 4. So, this is, kapag sinimplify natin, that is 112. Therefore, kapag itong f of x, dinivide natin by x minus 4, our remainder will be 112. So, double check, 64, 32, 96, plus 12, 108, plus 4, 112. So, ibig sabihin yun yung value ng f of 4 natin. Okay? Although, pwede ka rin naman mag-synthetic division para ma-double check yung remainder dun sa dulo. Pero, ayun, meron din naman tayong tutorial for synthetic division. Meron tayong for monomial, ay binomial, meron din tayong for quadratic divisor. So, pwede nyo na lang i-check sa channel natin. Pero, ang gagamitin natin for today is yung remainder theorem. So, yan po yung ibig sabihin ng remainder theorem. Kunyari, dinivide mo ng x plus 5. So, ang sasubstitute mo sa x, negative 5. Kasi x plus 5 is equal to 0, x is equal to negative 5. Okay? So, next naman natin, yung factor theorem, Sir IJ. Ano po ba yung factor theorem na yan, Sir IJ? So, tandaan natin, mga lodi, yung factor theorem na yan is halos kaparehas lang yan ng remainder theorem. Kasi ang ibig sabihin lang ng factor theorem, from the word itself, it is a factor of a given polynomial. Na if x minus k, so nakaturo tayo sa factor theorem, mga lods, ha? Nandun na tayo sa pangalawa. If x minus k is a factor of f of x, it follows that, so therefore, f of k must be equal to 0. So, parang ganun lang siya. Kaparehas lang siya, pero dapat yung magiging remainder mo, 0. Kasi nga, factor siya nung given polynomial natin. So, magbibigay tayo na example.
So, verify by factor theorem. So, by factor theorem that x minus 2, for example, is a factor of the given polynomial x cubed minus 6x squared plus 11x minus 6. So, ito yung problem natin. We have to verify na yung x minus 2, factors siya ng given polynomial natin, which is yung x cubed minus 6x squared plus 11x minus 6. So, how do we verify? So, from the factor theorem, f of x, x minus k is a factor if f of k is equal to 0. So, itong pinaka-divisor natin or yung pinaka-factor natin, equate natin sa 0. So, we have x minus 2 is equal to 0. Ano value ng x mga lods? Tama ka dyan. X is equal to 2. And then, substitute mo siya ngayon sa x cube. So, that is, dun sa pinaka-ano natin, dito natin substitute yung value ng x. Kapag nag-0, verified na factor siya. So, that will be 2 cubed minus 6 times 2 squared plus 11 times 2 minus 6. So, that is 2 cubed, that is 8, minus 2 squared, that's 4 times 6, 24, plus 22 minus 6. Kapag isimplify natin, 0. Hence, it was verified that x minus 2 is a factor of x cubed minus 6x squared plus 11x minus 6. Tandaan natin mga lods, ha? So, di ba napakasimple lang yan? Remainder theorem, hinahanap natin yung remainder. Factor theorem, so dapat ma-verify natin na mag-zero yung f of k natin. Okay? Napakasimple lang yan mga lodi. We're just going back to the basics kasi nga, minsan ito pa'y nakakalimutan natin. Okay? So, punta tayo dun sa last topic natin for today, which is yung theory of equation. Ay, yung Descartes' rule of science. Okay, sige. Ayusin mo na natin mga lods. So, just in case may questions kayo mga lods, huwag kayo mahihiyang mag-comment dun sa lecture natin. So, napaka-ano nito. As we go along, we will discuss yan. Medyo pataas tayo ng pataas sa mga math subjects natin. So, next natin, Descartes' rule of science. Descartes' rule of science. Ano po ba ibig sabihin yan, Sir IJ? Okay? So, makinig maigi mga lodi. Ang ibig sabihin kasi ng Descartes' rule of science, it will determine yung bilang ng positive real roots ng isang given polynomial as well as yung negative real roots ng isang given polynomial without computing for the roots itself. Paano natin madedetermine yan, Sir IJ? So, ang gagawin lang natin ganito. Para ma-determine natin yung positive real roots niya. So, dalawa kasi yan, mga lodi. Yung una, positive real roots. Makinig maigi mga lods. Ulitin ko saan ginagamit ito sa mga polynomial functions natin. Para malaman natin yung mga roots niya or zeros ba niya is ilan. Ilan yung positive, ilan yung negative. Kapag sa positive real roots tayo mga lodi, it will depend on f of x as well as dun sa number of variations. Number of variations in sign. Ayan. Ano ibig sabihin ng variations in sign? Nagbago ba yung sign? Tapos, always less than by an even number. An even number. Kapag sinusulat lang ni Sir IJ, hindi natin magigets agad kasi f of x, tapos number of variations in sign, less than that by an even number. So, mamaya, di-discuss natin siya para mas fully mag-gets natin yung pinaka-ano niya. Ano ba ibig sabihin yan? Tapos, kapag negative naman, mga lods, sige, lalagay muna natin yung mga topics or concepts. Napaka-critical kasi ng concepts, mga lods. Kapag negative real roots naman, ganito siya, mga lodi. Ang gagawin natin, ikukunin muna natin yung value ng or yung f of negative x. So, first step, substitute mo yung x negative x. Next, eto na ulit. Number of variations. So, number of variations in sign, tapos less than by an even number. Less than by an even. Okay, makinig maigi. Nilagay ko lang muna dyan yung pinaka-discussion, pero bigay tayo ng example para mas maintindihan natin. For example, meron tayong given polynomial. Makinig maigi ah. F of x is equal to x to the fifth plus 4x to the fourth minus plus 3x cubed minus 2x squared plus 5x minus 6.
For example, mga lods, meron tayong ganyan. So, first key step, dapat arrange mo muna yung exponents niya descending, pababa, hanggang sa maging constant na siya. So, so you can notice, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bakit 0? Kasi kapag constant, 0 yung exponent niya. So, x raised to 0 yun. So, yan, okay na siya. So, first step, descending order, mga lods, pababa po, ha? Tapos, ang next key step natin dyan is, itingnan natin yung pangalawang concept, number of variations, ilang beses ba nagbago? So, ang gawin natin, ilatag natin, ilapag natin yung sign per coefficient. Ano yung sign ng x to the fifth? Positive. Ito, positive. Positive. Negative. Positive. Negative. Ulitin ko, bakit maging ganyan? Positive, positive, positive. Negative, positive, negative. Yan lang po ibig sabihin yan. Next, ilang beses ba siya nag-variate, nagbago? From positive to positive, hindi. Positive to positive, hindi. Positive to negative, isa. Negative to positive, dalawa. Positive to negative, tatlo. Therefore, the number of positive real roots. Mga lods, makinig maigi. Is 3. Pero hindi pa tayo natatapos dyan. Kasi dapat meron siyang or less than, lagay natin dito yung keyword na or less than that by an even number. So, ano ba yung pinakamaliit na even number na counting? So, that is 2. So, ang gagawin mo, mag-minus ka ng 2 dito, kung pwede pa ba siya, ilan ang 3 minus 2? That is 1. Therefore, ang sagot dito, 3 or 1. Kasi parang you will just determine it based on the signs, pero hindi ka pa rin sure, pwede siyang 3 or pwede rin siyang 1 na positive real root. Ganun siya, mga lods. Okay? Tandaan natin, ha? Eh, paano Sir IJ, kunyari, nakuha ko 4? Eh, di ba ang sinabi ko, less than by an even number? So, 4 minus 2, pwede pa siya, 2. 2 minus 2, pwede pa rin, 0. So, magiging sagot mo ron, 4 or 2 or 0. Ganun siya, mga lods. Paano naman, Sir IJ, kapag negative? Yung hinahanap natin, same problem. So, itong x, palitan muna natin ng negative x. So, kunin natin yung f of negative x. So, that is negative x to the fifth plus 4 times negative x to the fourth plus 3 times negative x cubed minus 2 times negative x squared plus 5 times negative x minus 6. So, makinig maigi. Ano ulit yung titingnan natin? The number of variations. So, anong gagawin natin dyan, Sir IJ? So, ang gagawin natin dyan, mga lodi, tingnan lang natin yung sign. So, ito, negative. Try natin expand. Negative to the fourth, magiging positive yan. Negative cube, negative. Negative squared, positive. Pero may negative sa labas, negative. Dahan-dahan lang, mga lods, ha? Ito, 5 times negative, negative. Negative din to. So, ilang beses to nagbago, mga lods? Negative, positive, isa. Positive, negative, dalawa. Negative, negative, hindi na siya nagbago. Negative, negative, hindi. Negative, negative, hindi. Therefore, ang number of negative real roots, that is 2 or 0. Diba? Sir IJ, bakit ba may 0 dyan in the first place? Kasi possible na yung polynomial natin can have a complex roots. Hindi lang naman siya laging positive real, negative real. So, pwede rin siya maging complex roots natin, yung mga imaginary natin. Kaya nga naglalagay tayo ng or less than by that, by or less than that by an even number. Ulitin natin, number of variations, tapos bilangin natin kung ilang beses ba siya nagbago, tapos minus 2 lang tayo ng minus 2, if pwede pa. So that will be the number of positive real roots, tsaka the number of negative real roots according to the Descartes rule of signs. So just in case meron kayong questions or clarifications, huwag kayong mahiyang magtanong, mga lods. Thank you so much. And I hope you all the best. Pagpalain kayong Lord. See you on my next match tutorial video. Bye-bye.